potential dito is, of course, nabanggit ni Ducky na ang potential na pwedeng mag-champion for the tournament ay Pilipinas. It's either Blacklist International dictating the meta right now, and of course, you have Execration na yun lang yung nakakalapit sa kanila. So, this is it. Game number one, Blacklist International on the play. RSG on the counter go. We have ourselves our bands. Ooh. Look at this. RSG MY nag-research. I like it. Tsaka Midnight. Bakit nag-research? I mean, tingnan nyo naman ang mga bands ng Malaysia. Parang ayaw na ayaw nila kay Vino. Sinabi na nga ni Rockheart dun sa pre-show na hindi mo pwedeng i-ban out ang queen. Pero tinanggal pa rin nila ang Estes at Rafaela. Pero dahil dyan na-open ang Matilda, kumusta tong draft sa'yo, Midnight? Alam mo, ang ganda na sagutan. Sabi mo nga, nag-research yung RSG MY. They opted to go with playing the Benedetta and Lunox against the Matilda of Oh My Venus na alam natin since Season 7, 100% win rate for Blacklist International. Gusto ko yung i-remind na ito yung Matilda Airlines na makikita natin this time sa Singapore. Sa Singapore Eastwood. Sa Singapore Eastwood. And masasabi ko lang is, I agree na baka this time ang gawin ng RSGNY yung kanilang casual. Nilabas na agad. Nilabas agad. Wala nang intro, no? Pero yeah, going back, ito yung parang casual na Action Jackson style, style of play style para sa RSGNY. Pero sabi naman ng Blacklist, Action Jackson din kami, Matilda Airlines, Aldous ni Wise or One Punch Wise. At nilabas na yung Harriet ni Oheb. Kumusta yung draft this time para sa inyo dalawa? Alam mo, I feel like Blacklist International at this point, they're just flexing against RSGMY. They picked the Matilda, super obvious pick niyan para sa kanila kasi dalawa lang choice nila. It's either they picked the Benedetta or the Matilda. Now, RSGMY, again, they've done their homework. They picked up the Lunox for the upcoming Barat's pick of Blacklist International. And it answers the upcoming Harit and Alice pick din ng Blacklist. Pero again, sabi ko nga kanina, flinna-flexan. Aldous Harit kagad yung sinagot. Flex lang ng flex, no? Mm-hmm. Kumbaga parang signature na to ng Blacklist eh. Pag nilabas nila yung Aldous at Matilda, medyo alam mo na kung ano yung mangyari. 1-0. Pero hindi, looking at RSGMY, bago natin pag-usapan ulit ng Blacklist, medyo gusto ko yung sabay nilang kinuha or in the first rotation at least na nakuha nila ang Benedetta at Kufra. Because usually, if may Benedetta at nasa kabila ang Kufra, hindi masaya ang mga Benedetta experience. So RSG, they're definitely drafting all right. Pero para sa akin, Blacklist pa rin talaga. So ang sinasabi mo, dito, Umi, panalo sa first place, pero Blacklist ang laman. Blacklist pa rin talaga. Wala nang explanation automatic na. Diba? Pero tama ka, Umi. I like it na na-point out mo yon kasi the fact na meron ka ding Matilda, the fact na meron kang Harit, kahit paano may sagot dito ng setup ang side ng RSGMY, and they do have the damage. Ikaw, Umi, isa kang Benedetta player talaga. Ako. And alam mo kung paano makipag-deal dito. Is this gonna be it? Ito na ba yung counter go? For sure, nabanggit nyo, nag-research ang RSGMY, binani lang ngayon yung Franco. Pero ito ba yung formula? Kailangan ba ganito yung mga heroes? Well, definitely, the Aldous would. By the late game, talagang masakit na yan. I don't think the Benedetta na masasabayan niya ang isang Aldous. But this is exactly the mobility that the Benedetta offers allows to buy time. And okay. And makabilangin ang oras para dito sa Aldous, pwede ka mag-guide using the Lunox Darkness. Tapos spam ka lang ng Chaos Ball. Tapos magtasal kang mamatay yung Aldous. Kasi may... mahirap yon. Mahirap yun. Kasi may... Kailangan dasal. Nagigets ko yung point May eye for an eye ang Benedetta. May dodge mechanics. Unly dash. Lunox as well. Mukhang nire-respeto ng RSGMY this time yung draft ng Blacklist. Also banning the Popol in Koopa. Yeah. Apat na heroes to ni Oh My Venus, Midnight. Honestly, I love the drafting pattern of RSGMY. Nung tinanggal na nila yung tatlong heroes ni Venus, it forced ni Matilda. So parang telegraph lahat ng pick ni Blacklist International dito, no? And again, when Blacklist saw the Benedetta and Lunox, this is something that happened on our own Grand Finals. Nag-auto-lock ng Aldous ang Blacklist International. Now, the link could potentially come up for RSGMY. Pero ang pinaka-importante kasi rito is na limit nila yung hero pool ni Esson, and at the same time, nakuha nila yung Kufra ni Zacus. Yun nga eh. Zacus, one mean lean, green jean. Parang ang dami ng rin. Ano eh, sa TikTok yun, by the way, live na tayo. And yes, Zacus with the setup. But wow, Esmeralda Ford countering the shields coming out from three heroes ang side ng Blacklist. Yeah, I like the answer. Again, sinabi mo nga, Manjin, it
gets the shields from the... Actually, tatlo. The Mathilda, the Aldous, and the Harit. And ang kinaganda nito is, you don't even know what the position of the Benedetta and the Lunox is. Kasi pwedeng support pa yung Lunox, side lane yung Benedetta, or jungle yung Benedetta, tapos gold lane Lunox, XP, Esmeralda. So it's really hard for Blacklist International to look at the lanes and potentially counterpick the heroes of RSGMY. Now, I like the answer. Kinuha nila yung Pakito, pero tank! Glue. Wow, sabi ni Eson, alam nyo, kung kukunin nyo yung Cupra ko, meron din naman akong nagsistretching din. Glue pang gulo, actually. Pang glue. Pang glue. Pang glue. Yeah, pang glue. Ang galing nyo doon. Siyempre, thank you. Oh, wordplay. Pero yeah, first time ko actually makikita, correct me if I'm wrong, first time ko makikita ang glue sa kamay ng Blacklist International. Second time. Sige. So, first time MSC. Tama ka pa rin. Kumusta to? I mean, this time, nagpalit sila ng formula. Itong apat na picks ng Blacklist, ito yung casual picks nila. So ngayon, may bagong flavor tayong makikita. And yeah, how was it? Kamusta to? Kaibigan Umi, para sir. Well, the glue pick in general, makakatulong yan in terms of buying space para doon sa Harith. Kasi medyo no choice naman talaga pag nakapasok ang Falling Star Moon, makadikit sa Harith, medyo magiging delikado talaga yung Harith. But with the glue, kung ma-stick-stickan at ma-grab-graban, eh malalayo talaga ang isang Esmeralda and other people as well. So they want to at least peel out RSGMY. Actually guys, hindi nila kami nakikita pero si Kaibigang Midnight napapataas ng kamay dito with this Lancelot. How was this? Actually, nagulat ako kasi I thought RSGMY could potentially pick up the Ling or gawin nilang juggler yung Benedetta tapos kumuha sila ng Claude. Kasi pwede nilang inflection against the heroes of Blacklist International. Remember, the highest winning marksman for against Blacklist was the Claude on our own MPL. Pero this time around, kinuha nila yung old school counter against the Aldous lineup. Kung hindi siya aabot na late game, kasi ang ginagawa ni Lancelot, kinukuha niya lahat ng pwedeng stakan ni Aldous, so hindi aabot si Wise dun sa critical mass. Pero again, it needs a lot of condition and RSGMY needs to clear a lot of them. Yeah, it's one of those games na dapat early game, 5 minutes, makuha mo kagad yung mga pwedeng stack ni Wise dito. Mabilis ang isang Lancelot, then kumuha ng jungle and yung damage output, look at this. 3 damage outputs, make that 4 damage outputs sa side ng RSG. Siguro ang Lancelot lang yung magpo-fall off ng onti late game, but yung Esmeralda, yung Benedetta, tsaka yung Lunox, masakit. Tama ba, Umi? Oo, mararamdaman mo yan hanggang late game. Pero ito ha, early mid game, ang Lunox versus the Harith matchup, nakita na natin to ilang beses. Kung sakaling maglaban ng isang 1v1 scenario yan, Darkness plus yung Darkness plus Chaos Bolts, hindi masasabayan ng early Zaman Force. Pero Edward... Yeah. Hindi masasabihin ng early Zaman Force, pero pag nag-late game naman, ayun na. Doon lumalamang, di ba? So yeah, we're talking about the side lanes, Edward and Oheb, para sa side ng Blacklist International. First time ko makikita si Edward na magpapak as this Pakito. Usually, he is the one being aggressive, pero mukhang na way down dito yung magiging agresibo ng dalawang side lanes. Kaibigang Midnight, kamusta ang first early rotations? Medyo mahirapan si Blacklist International dito, especially when they picked up the Pakito against the Kufra of RSGMY. So this is something that you should expect. And ang ganda ng ginawa ng RSG kasi tunay ito kagad nila si Zaka sa may top lane para makuha nila yung early advantage for the Esmeralda against the Pakito. Ah, so ibig mong sabihin, kailangan bantayan muna ni itong si Edward. Kumbaga tumawag itong RGMY kasi alam nila na ang daming first blood ni Edward sa MVP. Oo. So sabi ni isa nami, teka lang Zakus, parang kailangan ko ng onting tulong. Call a friend tayo dito dahil sobrang lakas ng aking katapat. Siyempre, malakas din ang initiation dito ng dalawang teams. Turtle will go in the hands of the Lancelot. Meanwhile, si Izanami ay nandoon sa likod. Wise, kikiam. Yan nga. Nag-ikikiam. Sapak. Medyo miten yung sapak. Dahil yung tela ay mas masakit muna, but again, the Matilda Airlines is there for the secure. Dalawang kukuha ng Blacklist. Pero medyo lugi ng bahagya sila dito as Team RSG juggling. May isa pa. Oh my God, naibawi si Oh My Venus. And with this, may pa Soul Gloom pa nga, Lol Yells right now. Is backing away, but again, Blacklist International, it is a 3-4-2. Venus doing all the work. Kumusta yung laban? This is why you don't mess with the queen. Even if the turtle napunta sa kamay ng RSGMY, ang ganda ng response ng Blacklist International. And even before bumagsak si Wise, dapat nga hindi siya babagsak nun dahil na-up niya yung shield niya pagkatapos niya makasapak. Kaso, syempre, Esmeralda yun, lumusot yung damage. But apart from that, grabe talaga ang early game damage ng isang
Oh My Venus ng naka-Matilda Airlines. Oh, the soul gloom damage output. We all thought that we're looking for Wise dito sa ating laban. But again, yung early game damage na mag-isa, tapos yung disrupt na ginagawa ni Eson, no? Pero again, nauna yung RSGMY, so hindi to pwedeng maliitin ng Blacklist International. Yeah, for sure. Again, sila dapat yung leading sa early game, pero Edward was able to hold down three heroes on that turtle fight. Even though nakuha ni Lancelot yung turtle, no, kasi mas mataas na damage siya with the Thornrows and Retribution, at the very least, they got a good trade out of that turtle thing. Oo, maganda yung kuha, pero maganda din yung kuha dito ng Zaman Force. It's now a mega kill back. Oh, bigyan mo pa ng isa! Hindi pwedeng patumbahin ang Reyna. Napapaturo ko dito, Nightmeets! Ang ganda nung sidestep nung Guiding Wind, tapos isa pang dash from the Harit, sinayawan literal. Ooh, tinhiktok. Ang daming dance moves. Alam mo si Kuya Edward, isa rin yan sa mga TikTok o movers na pasikreto lang. Hindi niya lang daw sinasabi, pero dun sa basement nila. But yeah, this Matilda, Oh My Venus, now at level 6. How threatening is this? Man, sobrang threatening. Hindi, alam mo, as much as gusto kong bigyan ng credit si Oh My Venus nun, gusto ko muna tignan si Ohem ng konti. 2-0-2 Harith in 4 minutes. Yeah. Medyo malala to. Pagdating ng late game, makikita natin yung damage niyan. Nabanggit mo to kanina na kapag side lane matchup, malulugi yung Harith dito kasi tatayuan lang siya ng Lunox. Oo, pero hindi pala Benedetta yung katapat niya. Oo, kaya din siyang i-outplay ng Benedetta, but with this record, early magsa-spike ang Harith ni Ohem. Ngayon, hindi lang si Wise. Oh! At problema mo pa, si The Queen, masyadong madulas si Venus para dito sa game na ito. Sabi ni Zacus, out Spain, pighating sakit, illness, hindi tumama yung Tyrant's Rage. Pero again, this is just Blacklist International proving that they have better execution against RSGMY. Again, paulit-ulit tayo for the first 4 minutes. Ang daming factor ng draft ng Blacklist na lugi sila dapat against RSG, but they are the ones leading. Yeah, ang dami kasing kailangan i-check ng RSGMY. Yes. Pero kabisado rin yun ng Blacklist International. Pero tingin ko Venus happened eh. Oo. 100% kill participation, pero iba idea ni OF dito. Yeah, mukhang wala munang magaganap dyan as RSGMY. No. Tama, si OF nga ang kanilang main target. This is the movement na hinahanap nila. Kahit papano, nakakuha sila, pero Matilda Airlines coming at you! Venus in your area! Kasama pa si Eson. There you have it, counter go! Di mo pwedeng hawakan si Ohem. Sabi ni Ohem, it takes 4. It takes 4 to take me down. Pero what at what cost? Sabi niya. Everything, pare. Everything tinamaan dito. Ng mga, ano ba tawag dito sa mga binabato ni Matilda? Ewan ko tong, pero masakit. Pero pag natamaan ka, bola. Amoy ano, amoy kikyam. Ano ba? Men, ito ha, saan ka makakita ng Matilda na in-outplay yung Lancelot? Si Oh My Venus lang. Si Oh My Venus lang. Only in the Philippines. Nakitang-kita sa camera, kitang-kita sa replay, yung Phantom Execution, parang sinundan pa ni Venus. Oh. Eh. Yung tipo na parang iniwasan yung fishbowl doon sa... Grabe! Oh, wait, pa! Oh, one na, more time! Oh, tamo na, late na nga si Wise. Nagigil pa si Wise, sabi niya, ay, late ako sa party. Grabe yung lineup ng Blacklist, Pinoy na Pinoy. Nangahabol. Kala mo may utang yung RSGMY sa atin eh. Alam mo naman, may kasabihan tayo, midnight, utang lang ang hinahabol. Oh, pero wait lang, ito! Isa pa! Ano pa naman grabe. Yun? What naman kasi kanyan, Edward! Left jab, right jab, and Zacus with the counter go. That is a 2-for-1 situation. Edward showing us wonders para sa game na to. Manjin, Pinoy na Pinoy. Pag inahabol mo, susuntukin ka. Laban lang. Alam mo naman kasi, Kuya Midnight, Kuya Umi, na isusulat yan eh. Alam mo ba nung panahon ng KKK? Oh. Si Kuya Andres. Oh, ano nangyari? Ganun din yung ginagawa ng Blacklist. Yung Pinoy na Pinoy, sugod kong sugod. Oh. Tapos itong mga, ano, parang naging setula na lang, no, pag nakalapit, napupunit. Pinupunit. Oh. Men, saka nakakita ng ganit kong Matilda na sumusugod. 6-0-2. 6-0-2, Manjin. Oh my goodness. Nagulat na gulat ngayon yung RSGMY, and yung chase bait ay fini-fake na lang ni Wise just to get the vision. And with this, again, yung mga nabanggit ni Midnight na bucket list ay hindi na na-checkan ng RSGMY. Yeah, lugi na sila. Remember, this is a Lancelot, Esmeralda, and Lunox. Itong mga heroes na to, kapag nalulugi sila, napakahirap mag-bounce back para sa lineup ng RSGMY. Oh, Zacus! Zacus will make a play, pero may counter go dito si Edward at nako.
naubos ang buhay ni Zacko. 0-4-1-10-3 is the scoreline. Paano makakabalik kung ikaw ang RGMY, pare? Paano ka makakabalik? Ako, unang-una, feeling ko pag papagali natin yung laro. Masyado nang bumibilis yung laro para sa side ng Blacklist International. Mm-hmm. Even if meron tayong Harit and Aldous dito sa side ng Blacklist International, napabilis nila yung late game na yun. For RGMY, breaking that tempo, taking or making safe decisions would be the next good thing. Eh, kaso ang problema, gini-game din sila lagi ni Venus. Not this time. Oh my goodness. Oh my grab. Wala na talaga. Alam mo, at this point, RSGMY, yung kalaban pa lang nila si Venus eh. Wala pa nga yung tatlo eh. Si Edward nga nananahimik sa top lane. Binanatan ni Izanami, sinuntok niya eh. Sabi niya, nagpa-farm ako, pabayaan mo ko. Pero, two times pa? Two times sa men, binan nila dito yung mga ube heroes. Oh. But this is an offensive Matilda na akala mo defensive kay Venus. Yes, hindi pa nga ube, di ba? Si Oh My Venus pa lang. OMB pa lang to. Nasa OM pa lang. Oo, oh. OM pa lang. Wala pa yung ube talaga. So, eto, matanong ko kayo, paano mo kakounterin to? Pag nakakita ka ng lumilipad na Matilda na may damage. Eto, I mean, mahirap isagot ang tanong na yan, Manjin, kasi looking at yung tank mismo, yung main tank ni RGMY, hindi nga tumatagal ng 2 seconds. Yeah. Siya yung tank. Siya na nga yung tank, hindi pa tumatagal ng 2 seconds. Paano nang gagawin? Bigla na lang nawawala, parang yung mga, ano ba magandang, yung mga bigla na, wala na. Biglang out of nowhere. Oh. Grabe, man. Dominating performance. Ang masasabi ko lang is, this is a one-sided game right now. Attempt pero, number one. Tignan natin kung makakapag-attempt sila. Chase Fade coming in. And Venus is yatap. Ayos, Venus pad! Fly away! Skyline, Venus fly! 21 down. 21 seconds down para kay Zagos. And godlike Matilda Airlines. Book your flights now. Edward, binasag na din ang baba. Welcome to the Venus Show. 13-3. Parang pinaaga at uwian na. Okay, kung gaano kabilis yung ikot ng Matilda Airlines, ganun din kabilis ang flight pabalik ng Pilipinas. Oh my glob. Isang mabilis na damage output. Manjin, si Oh My Venus pa lang yan. Sinasabi natin kanina, wala pa yung Aldo. 017 pa. Yun si West dito. Sige, sabihin natin mapatay yung Matilda. Merong pang namamagang kikiam. Hindi pa. Alam mo, hindi pa luto. Hindi pa luto. Hindi pa luto. Niluluto pa ni Kuya Wise, sabi niya, teka lang. Taglit lang. Alam mo naman kasi kung iisipin mo si Venus kasi galit na galit yung mga halaman niya kasi. Oo. Naapektuhan siya. Natali nung MPL PH7 final. Kaya, tinala niya rito, no? Dito niya binubuhos. Oo, sakos. Wait lang, nauli. Ayun, ayan na, nabigyan na. Binati niyo kasi. Pero okay lang naman, binapasara. Pero hindi, okay? RSGMY. Sabi niya, no, sabi ni Venus, kailangan wanted din ako para parehas kami ni Wise. Para at least, para at least parehas kami. Oo, no? Tama. Pero kasi kung iisipin mo, RSGMY, ito yung pinag-uusapan natin kanina, they're making attempts. And I think that was the first attempt. At least may onti silang ray of hope. Plus, pero paano mo papatayin si Edward? Pinoy na Pinoy, 1v3 gusto. The Pinoy culture yan. Mas masaya pag sama-sama. Oo, mas mahirap, mas maganda. Okay, okay. So, kung hirap ka na kay Venus, hirap ka pa kay Edward, tapos may threat pa na Wise and may Oheb na sa late game nandun, paano mo to tatalunin? Ano, si Eso na lang yung bubukumin yun? Hindi nga nila mapapatay yan eh. Glue yan eh. Uy, sakos! Ayan natin, okay. Natin ako. Attempt number 2. Sige, attempt number 2 coming in para sa side ng kulang. RSGMY. Pero kulang pa rin yung damage output. Zaman Force will come in. This Geyser coming in with the ultimate. Pero basag yung Torre dito sa baba. Si Wise ni hindi pa nga sumasali sa gera masyado. Ay nakapagkuha pa rin ng objective. At medyo may laban pa rin ang side ng RSG. Kumukunan sila kahit paano. Pero mukhang disengage. Ayan na, pinalik na sa tropa. Bumalik na Slam. But there you go. Zacus is again down. Kuya Manjin, walang damage yung RSGMY. Tapos. Oh, wait lang, papasok iba. Tapos. May two waves. Tapos si Zacus, 14-4. And it's looking like a one-sided game talaga, Midnight and Umi. Grabe, talagang pinatikim ng Kikiam Uomi. Welcome to the Philippines. Ganito kami dito maglaro. Lahat 1v3, lahat. Gusto nila 1v5. Oy, napatay si Oh My Venus. Kinoriente kasi, pero okay lang. 1-4-1. At bukod sa mga kick
stadium na namamaga, eh, may mga umiilaw din na sagugulaman. Oo, oh, grabe. Na nanggagaling. Ang sarap ng lineup ng Blacklist. Nagutom ako bigla. Napaka-exotic yung lalabas ka sa, ano, sa kalsada, tapos makikita mo yung mga namamagang kickyam. Tatry mong tuugin ng phantom execution, pero iniiwasan ka dun sa, umiiwas yung sa kickyam. Oil. Doon, masyadong madula. Saktong-sakto yung binabanggit nyo pang merienda. Saktong-sakto. Dahil nagme-merienda ang mga tao sa Pilipinas na nanonood ngayon, sana'y masaya kayo na nagme-merienda dyan. Hindi pa rin tapos ang laban na ito, no? Medyo merienda lineup. Merienda lineup. Imagine mo, Womie, ikaw yung Lancelot, may hawak ang stick, tinusok mo yung kickyam, ang kunat! Ang hirap niyan. Ayan ang yakap. Pero teka lang, may laban dito na magaganap. Zakus will come in, but the Zaman Force will counter go will still kill Zakus! Oh my! Ayan na, nagpakilala na! Ayan na nga, Onyx! The Flex! Onyx, wala sa MC yan, pero si Sticker! The Flex dito, syempre dati nilang team yan. Oo, tama naman. Pero alam mo, sobrang sama ng lineup ng Blacklist, no? Niyakap lang sila, pinagsusuntok ni Wes at ni Edward. Ano eh? Huwag na huwag mong yayakapin ng Blacklist ako. Social distancing kasi, syempre, no? Social distancing is key. And ngayon, hindi pwedeng makapaglapit-lapit ang RSG. Blacklist International hoping to end this one nang maaga. Oh, umaga. 14 minutes in this game, ubos yung mga towers ng side ng RSG. And yeah, man, Wise, this time online na siya. Siyempre, ngayon na pumapasok na tayo sa pinaagang late game. I mean, usually, di ba, dapat nasa mga mid-late pa lang tayo. Pero dahil nga napakaganda ng early game ng Blacklist International, ay nakarating agad tayo sa ganitong itsura na damage na nabibigay ni Wise 15 minutes inside this game. And kung titignan natin yung chart na yan, player heal yan, hindi yan player yung damage. Hindi damage. Saan nakakita ng Aldous, mas mataas mo yung heal sa Esmeralda? Pati sa Matilda. Ganoon sila kanina. Si Wise yung naging support, eh, no? I-heal ko sarili ko. Yun pala yung psycho game, eh. Akala natin si Wise yung magiging carry. Pero ito, may play na ginagawa ang RSG. Chase plate coming in. Pero Matilda Airlines, ano ba? Lumipad si Venus dito. Kikiam. But there you go. Yatap ang dalawa sa two side hits ng RSG. Double kill, unstoppable. Ilista mo na. Papasok pa si LOL Yells. Pero LOL Yells. Sabay, tipi na lang para sa side ng Blacklist. Si Wise, trabaho. And si Lexia, mukhang tapos ang laban this time. Ilista mo na, sinabunutan pa ni Eson, Blacklist International. Easy peasy game number one. Ooh! Taking this one in the bag. Blacklist, 1-0 against RSG. Grabe, ang sarap sa feeling ni Eson, no? Yung glue sila.